gagawin natin yung review ng Sanic 65mm telephoto lens. So almost siguro 2 months ko na itong nabili at gumawa ako ng unboxing together with the wide angle. So ngayon i-share ko kung ano yung experience ko sa paggamit nito. So binili ko to sa Shopee, I think, hindi ko nagkakamali, at yung 20 SGD, pero alam mo kung ito yung 20 SGD o yung 17 SGD, kasi dalawa binili ko. Gusto ko lang pala i take note nyo na ang ginagamit kong cellphone is Huawei P30 saka Huawei Nova 3i. So sa pros, actually okay siya, maganda naman siya. So kung yung ang gusto niyo lang is halimbawa more zoom, bokeh yung background, magagamit nito. So kung yun lang talaga yung inyong gusto. So mamaya papakita ko yung mga photos na kinuha ko using this lens. Sa cons naman, medyo katulad nito. Kasi meron ako dito isa, more on the macro kasi yung ginagawa ko ngayon. Ito. Ito yung macro ko. Yung mga balang tatak na ito, nakalimutan ko. So pakita ko rin mamaya yung mga photos na gamit ko yung macro na to. Empow yun, empow. So ano siya, isang wide. So ay wala dito eh. Tapos pag tinanggal mo, ito yung macro lens. So ang kagandahan nito, kasi parang ano siya, on the go lagi. So nung bawang isipan nyo, may nakita kayo, i-clip-clip nyo lang dito. Like this, this one. Ganyan lang. So halimbawang ayun na, tanggalin nyo lang. So yun ang kagandahan. So dito kasi medyo ang tagal pang gawin. So parang gagawin mo pa is kasi de roscas yun. So kailangan halimbawang nasa naglalakad kayo, may nakita kayo, so kailangan nyo pang ikabit. So medyo mahirap eh. Medyo matagal. See? Pasero roscas. Ganyan. Tapos ang mahirap pa, minsan, lalo na pag yung gamit is yung Huawei Nova 3i, which is ginagamit ko ngayon sa pagbibideo. Natatakpan niya yung dito, yung part na halimbawa, pakita ko sa inyo, halimbawa nakakabit lang, naisipan niya ikabit lang, so sa buong araw nakakabit. Ang hirap mag-browse. Wari dito. Kasi natatakpan yung, although pag in-landscape nyo pwede, okay magpipindito. Pero pag nakaganyan, halimbawa mag-upload kayo, like for example, upload tayo kunwari, ayan diba, upload ko. Mahirap na, hindi na ma-upload. Kasi natatakpan na yung part na okay din. Ito. Natatakpan na yun. Yung next. Kahit na i-landscape mo kasi ayaw na eh. So, kailangan yung tanggalin. So, ganun siya. So, medyo nawi-waste yung time. Pagkabit, pag-alis. Tapos isa pa, isa pang problema is yung lagay natin ha, wala, isentro mo siya. Tapos sa labas, kasi ito paminsan mahirap.
may time kasi na meron siyang dark sa side. Halimbawa ito, kita ko lang sa inyo. Sa ba yun? Sa ibang cellphone kasi may dark side. Yung alam nyo yung sa gilid, makikita nyo merong dark shell ito sa gilid. Especially pag yung gamit ko yung Huawei Nova 3i. Pero dito naman sa P30, wala siyang problema. So ang technique doon, halimbawa makakita kayo ng dark sa gilid dito, i-zoom nyo lang ng konti para mawala. Pero so far, yung mga pictures naman, magaganda naman siya. Especially kung ikrakrak nyo. Kung halimbawang i-edit nyo siya, tapos meron kayong makikita mga dark shadow sa gilid. So, pwede nyo na ikrak. So, maganda naman siya. Like, mamaya papakita ko yung mga kuha ko. So, tingnan nyo kung ito is para sa inyo. Kung halimbawang gusto nyong bumili, so sa Shopee, Sanic 65mm at lens, photo lens. So maganda naman siya, nagagamit ko siya. Although ngayon kasi medyo focus ako sa macro, like sa mga insects. So pakita ko rin sa inyo yung mga kuha ko na macro. So sa akin, okay naman siya. Maganda naman siya. So kung gusto niyo ng perfect na lens, alam ko yung moments, sabi nila maganda pero medyo may kamahalan, so times 3 yata ang times 3 o times 5 yung presyo kasi dito less than 30 SGD, and then need yung pabumili ng special casing para sa phone. So ayun, so ito sa akin, para sa akin is okay, especially kung nag-edit tayo or nagcrack tayo ng photos. So yun. So next time siguro i-review ko naman yung wide angle natin. So bumili rin kasi ito. Ito yung gamit ko. Ito pala. Dito. 'To yung wide angle. Yan. Ito siya. To yung telephoto. Okay. So, 2 months ko na yata ang nabili ito. Pero, hindi ko masyadong nagagamit. Siguro, mga ilang beses ko nagamit. So, kasi nga, ang mahirap, yung paglagay-lagay, tapos pag-alis-alis. Especially, pagka hindi mo nang gagamitin, tapos mag-browse ka ng, especially ng Facebook, kung mag-upload ka, kailangan mo siya tanggalin kasi hindi mo mapindot yung next, or yung minsan, lalo na yung mga walang rotation na apps, like yung, for example is yung Instagram. Yung Instagram okay kasi yun dan nasa left side, pero like yung carousel, so nahihirapan ako, kailangan katanggalin tapos balik ulit. Unlike yung ganitong klase yung lens, yung click lang. So kaya ito usually lagi lang nakakabit sa phone ko. So pwede ko alisin, pwede kong kabit anytime within 1 second or 2 seconds. Itong ganitong klase naman na de Roscas, so matagal eh. Medyo natatagalan ako minsan yung itong knob na to. Minsan ang hirap din ikabit. Ayan. So kung mapapansin nyo, itong isa ko. Kaya kung makikita nyo. Yung pinaka, natin, yun. Wala na sa gitna yung pinaka rubber. Kita nyo. Yun. Sa kakaalis,
kakaalis, kakalagay. So, ayun, yun lang naman, pero maganda naman siya. Yung quality niya naman is okay. So, very sharp. Wala pang editing, so maganda siya. So, kung may comments kayo, kung may tanong kayo, so, i-comments niya lang at i-like niya na rin yung video nito at mag-subscribe. So, next time siguro kung hindi ako busy, magpo-post na rin ako ng mga photos at yung review ng aking wide angle. Okay? Thank you. I hope nakatulong ako. Thank you.